Isa sa mga magagandang klase ng motor ay yung pwede kang isabak sa kahit anong road condition. At isa ang Revex 125 sa napili ko para i-test drive. At kung napanood nyo naman yung video natin, na sinabak natin yung motor sa mga putikan at medyo lubak pa yung daan, makikita mo ang durability ng Revex 125. At isa ito sa mga pinakamagandang features ng motor, yung kaya mo siyang idaan sa kahit anong road condition. At meron din talagang motor na design talaga for ADV o yung pang-adventure. So meron din ang Tekon motorcycle niyan, mga boss. Pero kahit ganito yung Revex 125, halagang 68,000, mga boss, hindi ka nalugi sa mga features na makikita mo dito sa motor na to. Makikita mo naman, naka-projector headlamp, naka-4-lens LED yan, higit sa lahat, naka-dual disc brake na yan, harap at likod. So ngayon, mga boss, itatay natin namang i-test drive tong motor na to para makita natin ang actual sa city driving. So tara, samahan niyo ako. Boss Motovlog. Napakaliwanag nito, napakalakas ng kanyang daytime running light. Good morning, magandang araw, tanghali, gabi, hapunan man, anong oras man ako napapakinggan o napapanood. Teka lang, may radyo na ba tayong stasyon sa YouTube? So ayan, anong oras man ako napapanood, mga boss, sana nasa mabuti lang po kayong kalagayan. So ngayon, napapansin nyo, iba yung hawak nating motor. This is Revex 125. At actually 2 days na pong nasa akin itong Revex 125. And ginamit ko siya ngayon dito sa city. Ginamit natin para matesting natin yung kanyang kakayahan. Kung ano ba siya on city driving. Kung okay ba siya. So far okay naman siya. Napakaganda niya gamitin, napaka-smooth. Yung acceleration, sakto lang, hindi ka naman hahatake ng biglaan at di ka rin naman mabibitin sa power, no? Tamang-tama lang yung lakas ng makina nito. Kahit na 125cc to, mga boss, I'm really impressed na napakaganda ng kanyang throttle response. At mapapansin nyo dito sa ating panel, ayan, no? Napakaganda. So may digital dyan, tapos dito yung manual. Speed meter yan. Tapos dito makikita nyo may orasan, yung kilometer per liter mo, yung odometer, fuel gauge nandyan din, trip meter meron din yan, date kung anong araw na ngayon, so nandyan siya. So maganda yan. Tapos ito yung mga turn signals indicator, ito yung mga trip, yung mga pipindutin nyo pagka gusto nyo maiba to, gusto nyo makita yung ipapang information ng motor nyo. So as first impression ride, talagang napakaganda siya, no? Lalo na sa mga ganitong daan. Patag lang, smooth lang. Tingin ko okay rin to sa mga naglo-long ride. Dali mo ng tagay ito, maganda to. Kasi alam niyo yung body positioning ko dito, upright position ako. Saka mataas yung kanyang handle, no? Hindi kagaya sa ibang automatic, medyo mababa ka ng konti. Dito, mataas siya talaga, no? So parang naka-touring mode ka dito. Tapos yung gulong niya, kumunga medyo makakapal ng konti. Okay na okay siya sa kahit sa mga humps. Kahit sa gasaan mo yung humps. Sinagasaan ko nga yung humps nakaraan sa amin . Sinagasaan ko. Hindi ininday ng motor . Smooth lang . Basta tama lang yung hangin ng gulong nyo. Okay na okay yung play nito. Tapos madagdag ko rin, ang ilaw ng mga motor nito is LED na yan. Full LED na, kaya kahit umaga . Kita nyo ba sa ano, nagre-reflect ba sa kotse? Kita nyo ba? Ayan . I-high in low ko. Kita nyo po. Diba, napakaliwanag niya. Pakaliwanag ng motor. Ano nangyari? Baka na-disgrasya. Parang ayoko nang isoli itong motor . Parang gusto ko na lang sa bahay dahil ang ganda niya gamitin, napaka-smooth. Yung makina tahimik lang. At alam mo yung ramdam mo yung sasakyan, yung ano . Yung safe ka. Kasi nga dahil medyo mabigat yung motor. Kahit hanginin ka dito, hindi ka basta-basta gagalaw.
Napaka-stable ng motor na to. Ayan o, titignan nyo, mag-no-no-hands tayo o. Stable siya. Hindi siya masyadong maalog. Yung iba kasi nag-aano pa eh, nagbibigil. Kasi nga mag-aang yung harapan. Eto kasi pomo makakapal yung gulong. Nagdadagdag bigat yon. So mas mabigat yung harapang gulong mo, eh mas stable ka nun. Mas inalalapat yung motor sa kalsada. Tapos ang ganda ng position mo dito, medyo mataas din yung seat height. Kaya kitang-kita mo agad yung mga nasa unahan mo. Makikita mo yung distansya. Madali kang makakapag-adjust. Oh yeah. At komo nga ito ay carburetor type. Talagang minsan mararamdaman mo yung biglang hahatakin ka eh. Hindi ka gaya sa mga fuel injected. Kumbaga sukat na yon. Ito kasi may reserve pa to sa mga carburetor, sa mga may konting kaalaman. Konti lang, basic lang naman. Pag carburetor kasi mga boss, may ano yan eh. May reserve na gasolina yan, no? So, once na nag-throttle up ka ng medyo malakas yung pasok ng hangin, ihigupin niya yung lahat ng reserve na gasolina doon. Kaya mangyayari yung motor mo, mararamdaman mo, hinahata ka bigla. So, ganun ang mga carburetor type. Yun nga lang, syempre, talagang sa gasolina, talagang gagastos ka sa gasolina, syempre eh. Binibigay naman ng motor yung ano eh, kailangan mo eh, yung power na kailangan mo. So, natural lang yun. Gaya nga nang sabi ng iba, kung gusto mo talagang makatipid sa gasolina, magbisikleta ka na lang, huwag ka na magmotor. Kasi kahit ano naman sabihin mo, wala na talagang ibabago yung gasolina eh. Wala naman, wala sa history talaga na bumaba ang gasolina. Walang ganun. Bumaba man yan, nahahatakin din uli yan paangat. So, ito yung NMAX sa harapan natin. Nakikita nyo yan, mga boss. Dito, ewan ko kung makikita nyo yung difference, no? Parang hindi nyo na makikita yung difference, eh. Pero talagang mataas tayo. Mas mataas to sa NMAX. Lalo na dun sa mga iba. Ito, Honda Click, oh. O, diba? Yung camera ko nito, mga boss, nasa bibig ko. So, i-adjust nyo na lang yung ulo ko dito sa kay Kuya. I-adjust nyo na lang. So, sana nakita nyo rin yung difference, no? Ewan ko kung paano natin makipapakita. Basta malaki siya, mga boss. Malaki to. Kung napanood nyo yung video natin, mga boss, yung sinabak natin sa baha, sa kaputik, no? Kung napanood nyo yun, makikita nyo. Baliwalang baliwala yung ano eh, yung putik sa lubak eh. Siyempre kasi sa mga ganitong klaseng motor, scooter type, yun na talaga yung pinakasagad na ano eh, para matest mo yung potential ng motor mo, na isabak mo dun sa ganong klaseng napakadumi, putikan, lubak pa. Kasi kung mga ordinaryong automatic yan, mga boss, ay sigurado, mababalahaw na ron, maiipit na sigurado dun dahil sa itsura nung dinaanan natin. Pero dito, ay wala eh, wala talaga. Kayang-kaya niya. Hindi man lang siya nahirapan. Yung rider lang yung nahirapan eh. Kasi nag-adjust. Nanibago siya kasi ngayon lang niya nakita yung Pecon na ay. Saka nung nasakyan niya, talagang nanibago siya. Kasi nga ang taas eh. Kahit ako nung unang sakay ko, nanibago ako. Pero nasarapan ako kasi nga, alam mo yun, kitang-kita mo yung nasa harapan mo, kitang-kita mo yun kasi nga mataas yung motor. Kahit beginner rider ka, pwedeng-pwede mo tong gamitin. Kasi alam nyo, meron tong flat floorboard eh. Ayan o. Nakikita nyo, napakalapad ng flat floorboard nyan. Kahit beginner rider ka, hindi ka mag-aalangan. Kasi, advante ka lang naman paharapan sa upuan para masakyan mo to ng maayos. Nakamaganda yung ano nya, yung space ng ano, legroom, no? Yung legroom ko, okay, nakakagalaw ako ng maayos. Pwede mong itukod yung paa mo dun sa unahan, tapos umatras ka ng kaunti para yung feet mo salong-salo dun sa likod. Kasi yung upuan nito, mga boss, maganda yung ano, tabas, no? Merong upuan para sa angkas, meron ding upuan para sa iyo. Kaya once gusto mo parang nakaturing mode talaga, iunat mo lang yung paa mo dun sa unahan, tapos atras ka sa likod. So okay na yun. Agaya ngayon, yung position ko ngayon, no? Napakasarap eh, oh. Basic na basic lang.
Saka yung mga ganitong klaseng motor, hindi mo naman kailangang ihataw talaga ng ihataw ito eh. Mas gugustuhin mo yung mga ganitong motor, yung parang magkakape ka lang dun sa Tagaytay, mag-relax. Shoutout nga po pala sa nagpahiram sa atin ito, sa mga taga Pecon Motorcycle. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala kay Boss Moto sa pagpapahiram. Sana hindi nyo isipin na itatakas ko na ito. Kahit gusto kong itakas na dahil sa sobrang ganda. At ito talaga yung una ko nagustuhang motor sa kanila, yung RevX. Kasi bago sa paningin ko to, hindi ako sanay makakita ng mga ganitong klaseng motor na Italian design. So ayan o, kahit may mga lubak-lubak dyan, may mga humps ng konti, hindi ka mag-aalangang, alam mo yung parang naka-elevate yung daan na medyo hindi ka mag-aalangang ibangga doon eh, kasi nga makapal yung gulong. Hindi ka gaya pag manipis yung gulong mo, mag-aalangan ka ron. Kailangan straight line lang yung takbo mo ron. Pag hindi ka nag-straight line doon, bigla mong kinabik pakaliwa, eh, may tendency na sumemplang ka. Dito hindi, dito mararamdaman mo talaga yung ano, comfort. Ewan ko kung makakapag ano ko dito, matesting natin yung acceleration nito, yung tapos yung bilis. Bali dalawa kami ng misis ko, angkas ko siya ngayon. Kung medyo maganda yung daan, nga lang hindi eh. Hindi natin matetesting dito. Siguro dun sa Parañaque Speedway natin testingin. Ayan, kagaya yan oh. Medyo kit-gitan ngayon. May mga kasalubong kasasakyan. Mahalaga yung meron kang ilaw. At isa sa maganda dito sa RevX, napakaliwanag ng LED niya. So ayun, nag 70 tayo. So, pansin ko dito, syempre, medyo may kabigatan nga yung motor na to. Bago mo ma-hit talaga yung ganong kabilis na 70 km, kailangan mag-init muna yung makina. Oh. Mataas muna yung RPM mo. Oh. Kasi nga, medyo mabigat yung motor natin. Pero, yakang-yaka niya naman, no? Hindi naman masyado nagwala yung makina. Okay na okay ito. Sarap gamitin, no? So, isa pa. Ayan, naka 60 na tayo. O, kaya pa mag 80 na ito. Nga lang, masikip na dito. So, ayan. So, syempre, hindi ka naman tatakbo ng mga 100. Lagi ka bang tatakbo ng 100? Hindi naman eh. Huwag kayo iya. 60, okay na yun eh. Mabangga ka sa 60, may kalalagyan ka na. Kaya pinakamaganda, huwag na nating hangarin pa yung top speed ng motor. Huwag na yun, huwag na natin hangarin yun. Ika nga eh, sabi nga nila eh, it's better to be safe than sorry, di ba? So okay na yung ligtas ka. Kesa naman nasa huli na yung pagsisisi eh. Woo! Grabe! Ang lakas ng hangin dito sa flyover. Ayan, patawid na ako ng sukat. Papunta ng Bacoorto. Pagka yung isang gamit ko na motor, yung isang klaseng motor, yung magaang, automatic din yon. Medyo nagwiwigil-wigil ako dyan pag paahon kasi nga medyo magaang dito. Wala eh. Hindi niya iniintay yung lakas ng hangin. Kaya mo tayo, kain. Han, kain muna.